dito pinatay ng mga kawal na Hapones noong 1923-1939. Isang masukal na kagubatan dahil kaya ano ba bang iniintay natin mga kapits? Let's do this! Palagay dito SLN alaala kay Father Vicente Prandi OSJ cura paroko sa Cuenca 1923-1939. Dito pinatay ng mga kawal na Hapones noong Enero 31, 1945. Ayun. So ito mga body yung ano, yung ibaba niya, isang malalim na nalagnas. So hindi natin alam yung eksaktong pangyayari noong Enero 31, 1945. At bakit nandito yung ano, yung marker na to. Ngayon may makakausap tayo na tao na ating pupuntahan at ipapakita niya at sasamahan tayo sa mismong pinaglibingan nitong si Father Vicente Prandi. Tingnan niyo yung ano, yung bahaging ito mga body. Isang masukal na kagubatan. Pero ano lang, ano, halos ilang meters lang mula doon sa kalsada. Pero napakalalim nito. Hindi natin alam na meron palang nangyari na karahasan noong unang panahon dito sa lugar na to. And nagpapasalamat din tayo kay Brother Andrew dahil ipinaalam niya sa atin na may ganito pala. So ngayon, punta na tayo sa bayan ng San Jose para kausapin yung tao na magkukwento ng talagang nangyari noong Enero 31, 1945. So anong lugar to, bro? Ang tawag po na ito ay Ambon-Ambon. Ito ay may mga bukal po kasi sa baba nito na kahit hindi umuulan, kahit tinawag na ambon-ambon, basta pumatak yun, basta may mga pumubukal yung tubig, parang umaambon, kahit tinawag po nila itong ambon-ambon ng araw. Pero may tubig pa rin hanggang ngayon? Meron pa rin po hanggang ngayon. May ano po ito, may mahaba po itong creek na ito hanggang doon. May mga may pinaglalabahan, pinagliliguan ng mga tao, pinagkukuha na ng inumin tubig, mga fresh water. Oo. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Maraming sigurong hindi nakakaalam na ang maraming mga bayan sa Batangas ang ng mga Hapon, ano? Magmula sa Lian, kasi lumanding ang mga Amerikano noong January 31, 1945 sa Nasugbu. So simula noon, ang mga Hapon na nandito sa Batangas ay naghuramentado, no? Dahil alam nila sila ay matatalo at alam nila na sila mamatay. Ngayon, ang nagkaroon sila ng deklarasyon na kung tawagin ay Mujinka, no? Hango sa libro ni Jintaro Ishida, isang manunulat na Hapon, in-interview niya yung mga veteranong Hapon na nabubuhay pa. That was way back 1980s and 1990s. I'm sure marami nang namatay sa ngayon. Nung una, ayaw nila magsalita, pero later on, nakumbinsi niya na magkwento yung mga sundalong Hapon na nakaligtas sa gera. Bakit nyo nagawa din ang maraming sibilyan? So, ang sabi ng mga sundalong Hapon, alam ika namin na kami namatay dahil iniwanan na kami ika dito ng aming mga superior officers. Ngayon, ang thinking ng isang malapit ng lalo sa gitna ng isang gera ay isasama na namin kung sinong gusto naming isama. Ang ginawa nila, ang naging treatment nila sa mga sibilyan ay guerrilla.
kasi marami ding gerilya eh. Ayaw nilang maipit sa pagitan ng mga Amerikano at mga gerilyang Pilipino. So Operation Mujinka is an upland to erase the shadows of human beings in the rear. Aatras kaming mga Hapon at lahat ng sibilya na makakasalubong namin na pahara-hara dyan sa daan ay aming ililiquidate. Lalo na yung mga kalalakihan who are capable in carrying arms. Lahat ng mga kalalakihan sa bawat bayan ay inipon nila at isa-isa nilang iba-ibang sa iba't ibang pamamaraan, no? Napakaraming site niyan sa buong Batangas, no? At may mga ilang bayan ang kanilang nilagpasan, gaya ng bayan ng aking lola, Balayan. Ibang kwento 'yan. Tsaka nakikwento. Ngayon, nandito tayo sa San Jose. Anong nangyari kasi nung January 23, a few days bago lumanding ang mga Amerikano, may isang kamalig dito sa San Jose ang ni-raid ng mga gerilya. Nandun kasi yung mga ammunitions ng Hapon eh. Nagalit ang mga Hapon, in-interrogate nila yung mga pare, yung mayor, no? At nung January 27, nilusob ng isang pulutong ng Hapon itong San Jose at napakarami. Hindi lang ang San Jose, sa Cuenca din. Galing ka sa Cuenca, sa Barangay Dita, maraming mga civilian sa Cuenca ang inipon ng mga Hapon. Ang kasi nung 1915 dumating ang Oblates of St. Joseph sa Batangas. Ito ay isang samahan ng mga pare, karamihan ay Italiano. So ang pare dito sa San Jose, ang pare sa Cuenca, ang pare sa Patrick Garcia, sa Rosario, mga Italiano nung panahon ng mga Amerikano. Wala na yung mga Kastila eh, di ba? Nanapalayas na yung mga Kastila nung panahon ng Katipunan. So nung panahon ng mga Amerikano, may mga simbahan sa Batangas, ang mga namumuno is either Amerikano o Italiano. Okay? Meron din mga Pilipino, pero marami pa rin mga foreigners. At dito naka-base yung tinatawag natin Oblates of St. Joseph. Okay? Kaya merong seminaryo dito eh. So, napakaganda ng kanilang churchyard. Okay? So, si Father Prandi, ang parish priest ng San Jose, ng Cuenca, mula sa Oblates of St. Joseph dito sa San Jose, nakadistino siya sa Cuenca, no? Nung inipon yung mga kalalakihan sa Cuenca doon sa Barangay Dita, sumunod siya. Iniisip niya na baka mailigtas niya yung mga sibilyan dahil siya ay pare. Baka pakinggan siya ng mga Hapon. Kaso, that was not the case. Alam mo naman mga Hapon, hindi sila Katoliko. Yung marker na nakita mo sa Dita, doon pinaluhod si Father Prandi. Tapos binarel. Karamihan sa kanila, marami din, nakita mo yung bangin, inihulog sila sa bangin. Wala pa akong listahan kung sino-sino yung pinaluhod. Dalawang apelyido na pulot ko, isang Kalingasan, isang Limbo. Okay? Then si Father Prandi. Ni Father Prandi ay kinuha doon, nilibing muna sa Cuenca, pagkatapos ibinalik dito sa San Jose kung saan nagmula ang kanilang grupo, yung Oblates of St. Joseph. Pupuntaan natin yung libingan ni Father Prandi, tapos may isa pang pari nakalibing dito, yun naman parish priest ng Padre Garcia. So nandito na tayo sa likod ng simbahan. Napakaganda pala dito, napakaluwag. Dito nililibing ang mga pare na natay, kahit yung mga modern day priest, no? Ito ang exclusive na libingan para sa kanila. At nandito rin yung mga pare matay, yung mga panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. Iba Pilipino na, pero yung mga nasa itaas ay mga Italiano. Okay, Father Giuseppe, ayun, nasa gitna, Prandi Vincenzo. Okay, yung Fancini Antonio,
Nagtayo din ang mga Hapon yan noong February 14, 1945 sa Padre Garcia naman. Okay, etong si Father Giuseppe Macagno ay 1919. Nasa center, pinakataas, yung lapida ni Father Prandi Vincenzo. Siya ay isang Italiano.